Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, Elaine. At sa episode na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga hinahanap ng mga mommies sa sasakyan. Sa video rin na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga hinahanap ko at kung ano yung mga examples ng mga ideal mom cars para sa akin. Para sa akin na isang mommy, syempre, meron dyang iba na iba yung gusto nila, iba yung hinahanap nila. Pero para dun sa mga hindi alam kung ano yung hahanapin nila, eh para sa inyo to. Unang-una, ang seats. Depende naman to sa laki ng pamilya. Okay ang 5-seater, pero kung malaki ang pamilya nyo, kagaya ng kasama si Yaya, kasama sila Tito at Tita, Lolo at Lola, eh mas maganda kung 7-seater ang kukunin nyo. Pangalawa naman, ang size. Ayoko ng masyadong malaking sasakyan. Mas madali kasing i-drive at i-maneuver sa parking ang mas maliliit na sasakyan. Siyempre, kung pupunta kayo ng mall, ng grocery, o kaya ng school, minsan mahirap maghanap ng parking at kung meron man, maliit. Pangatlo, less maintenance. Mas gusto ko pag basic ang sasakyan kasi mas mura ang maintenance at mas madali siyang i-budget. Ngayon, hindi ko naman kailangan ng 4x4, hindi ko naman kailangan ng all-wheel drive, hindi ko rin naman kailangan ng turbo. So, less parts ng sasakyan, less din ang maintenance, at less din ang babayaran mo kung may masisira. Bago tayo tumuloy, kung nakakatulong sa inyo ang mga video namin, eh mag-subscribe naman kayo dahil malaking tulong para sa amin yan. At kung kailangan nyo ng insurance para sa cars, motorcycles, trucks or cargo, mag-email lang kayo sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa 0968-203-7833. Pang-apat, looks. Siyempre, gusto ko rin naman yung magandang tignan sa mata. Tama yung proportions at modern ang itsura. Pang-lima, yung taas. Ayoko ng mabababang sasakyan dahil sumasayad yan sa hubs at sa mga parking curbs. Pero ayoko rin naman ng sobrang taas, lalo na kung may bata kayo sa bahay. Kasi ang hirap nilang isakay pag sobrang taas. Lalo na mas mababa rin kasi sa height ang mga babae compared sa mga lalaki. Pang-anim naman ang budget. Ito ha, expert ang mga mamis dito. Pero syempre, depende rin yan kung magkano ang budget ng pamilya nyo. Merong iba kasi na mura ang 3 million. Pero para sa amin, usually 1 million or less, yan, pasok sa budget namin yan. Pang-pito, infotainment system. Sa akin naman, basta may radio, Bluetooth, at saka hands-free phone function, eh okay na kasi yan lang naman ang madalas kong ginagamit. Pang-walo, yung tulin. Hindi ko naman kailangan na sobrang tulin na sasakyan. Basta reliable at makakarating ako sa pupuntahan ko, eh okay na. Lalo na ako, mas madalas naman na pinupuntahan ko, malalapit lang. Pero kung malalayo yung pinupuntahan nyo, mas maganda rin naman na may konting tulin yung sasakyan para mas mabilis kang makakarating dun sa pupuntahan mo at hindi masyadong hirap ang makina. Ngayon, alam nyo na kung ano yung hinahanap ko. Ito naman yung mga examples ng mga sasakyan para may idea kayo. Unang-una na dyan, ang expander. Ito yung ginagamit namin na 7-seater. Pero kung marami kayong dala, eh pwedeng-pwede rin to. Ngayon, hindi siya matulin, pero maporma siya at komportable. Ang presyo nito, nagsisimula sa 1,008,000 pesos hanggang 1,255,000 pesos para sa expander cross. Sumunod naman ang Suzuki Ertiga. Same lang din to ng expander pero mas mura. Ang presyo nito nagsisimula sa 763,000 pesos hanggang 1,098,000 pesos. Kasama rin sa listahan ang Kia Stonic. Ngayon para sa mga average size Filipinos, hanggang 4 na tao pwedeng-pwede to. Pero kung nga matatangkad kayo, eh check out nyo rin muna kung kakasya kayo. Ito, pareho lang din, maliit, madaling dalhin, at saka matipid. Ang presyo nito, nagsisimula sa 735,000 pesos hanggang 925,000 pesos.
Isa pang halimbawa ang Hyundai Venue. Same lang din to na Stonic pero mas boxy lang yung itsura. Ang presyo nito nagsisimula sa 915,000 pesos hanggang 985,000 pesos. Last naman sa listahan ko ang Toyota Corolla Cross. Simple lang tong sasakyan na to pero komportable, maluwag, mataas at reliable. Hanggang 5-seater nga lang to. Ang presyo nito nagsisimula sa 1,300,000 pesos hanggang 1,650,000 pesos. Oh, examples lang ang mga to ha. Marami pang ibang sasakyan dyan. Kaya i-check out nyo na lang din ang website namin. www.rit-ridingintandem.com. Meron kami dyang loan calculator at price list. Pwede nyong malaman kung magkano ang kailangang i-down at magkano ba ang monthly ng napupusuan yung sasakyan. Maraming maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo sa video namin! O, next video na! RIT, Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, Riding in Tandem.